official na listahan ng mga tatakbo under the bagong Pilipinas light. Oh, ayan na. Oo, sabi nga ni Barat Bay, kaya sa shower ako, kasalanan na nila yun. Kaya pala hindi ka nagre-reklamo, ha? Oy, Barat Bay! Paano yung pagka jumebis ka na ganun, diretso ligo na? Mahirap yun, ha? Oy, di bawal magpakulay. Gising, ay grabe naman si Ninong Randel. Salamat sa iyong pakulay, ha? Oy, Ninong Randel, ipunan mo na yung pamasahe namin ni Coach Oli sa November. Pupunta kami dyan. Oh, so tandaan nyo, ito na. Yung mga may mga ballpen, lapis at papel dyan. Oy, may ballpen, lapis at papel. Ihanda nyo na ang inyong mga panulat. Ito po ang mga tatakbong senador under the bagong Pilipinas is late. Pucha, yan si Aimee Marcos. So, Aimee, kala ko ba galit ka sa kapatid mo? Bakit nandiyan ka? Walang Diyo talaga si Aimee. Oh. Ibang klase talaga to si Aimee. Oo, talagang kakaiba. Si Tol Tolentino, dati din tong alyado ni PRD, pero ngayon, tumatakbo na under Uniteam. Oh, sabi ni Banat Bay, tama ako, di ba? May tumiwalag. Ang galing talaga ni Banat Bay. Palagay ko, Banat Bay, madadagdagan niya ng isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 pala. Palagay ko, Banat Bay, may madadagdag dyan na isa. Kaibigan nating matalik yan. Ayan na yan. Ayan na. Oh. May isa na madadagdag dyan. Si Isko. Antayin nyo na lang. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase si Banat Bay. Ang intel ni Banat Bay galing sa loob. Oo, wala yan mga ahas-ahas, matindi intel yan galing sa loob. Sinabi niya na yan noong isang banateros, mga bossing, na si Tolenti, kasi sinabi din ni Bato noong interview namin, di ba? Ilan po kayong tatakbo? Anim na kami, anim, kasi tatlo kami. Ako, si Robin, ako, si Ipe, at saka si Bongo, tapos yung tatlong Duterte, anim na kami. Sabi ko, ba't anim? Ba't parang may nawawalang isa? Eto na, lumipat na. Ito, sinasabi ni Barat Bay, pipilitin daw niya si Isko na huwag tumakbo rito sa Uniteam. Hindi, pero ito real talk to, ha, real talk. Mamaya na natin pag-usapan ko sino yan, yung mga nandiyan dyan. Ha, real talk to, ha, huwag nating isipin, ha, kung halimbawa man dumating tayo dun sa pagkakataon na si Lito Lapid, na si Isko Moreno ay biglang makita natin dito at nagkumpirma siya na dito siya tatakbo. Huwag nating masyadong isipin kung saan partido siya tumatakbo, ha. Importante dito sa mga nasa Uniteam, ayan o, yung initial list of senatorial candidates under the bagong Pilipinas slate. Huwag niyong isipin na ano yan, na yung mga senador na yan ay magiging sunod-sunuran kay Bongbong Marcos. Hindi po yan ganun. Oo, hindi po yan ganun. Pag-aralan natin mabuti bawat senador na lalabas, no, kung sino man yung mga tatakbo. Sa Mindang, salamat. So mamaya natin pag-usapan yan. So yun lang, kung halimbawa tumakbo si Isko dito, hindi naman natin iboboto dahil hindi tayo masaya sa gobyerno. Eh malay mo, isa ito sa dahilan ng gobyernong Marcos para magkaroon siya ng mga magagaling na mga tao sa kampo niya. O hindi ba, malay mo, katulad niya, kunin niya si Isko dahil alam niya magaling si Isko, makakatulong sa kanyang remaining years of his presidency, o di ba? Basta lagi niyong titigilan.
Lagi niyong titingnan yung resibo. Lagi niyong titingnan kung ano yung magagawa, ano ba yung nagawa. Tingnan niyo yung mga kung anong klaseng tao yan nung siya ay hindi pa senador. Ngayon, pag-usapan natin ito, si Tito Soto. O, iboboto niyo ba si Tito Soto? Bakit at hindi? Bakit oo at bakit hindi? Oh. Ito rin, si Manny Pacquiao, tatakbo. Alam mo ba ito si Manny Pacquiao? Tinan mo ha. Uso na talaga ngayon yan. Noon ang tawag ni Manny Pacquiao kay, ano, kay President Bongbong Marcos, ang tawag niyan na The Dictator Son. Oh, may ang dami sinasabi nito ni Manny Pacquiao nung eleksyon patungkol dito kay Bongbong Marcos. Galit na galit to. Kesyo ninakaw daw yung ganito, ninakaw yung ganyan. Paul, maraming salamat Paul ha. Oh, hindi ba? Oh, si Manny Pacquiao, ang daming pinagsasabi niyan kay BBM noong 2022, pero ngayon magkakampi na sila. Ganyan talaga sa politika, there's no permanent enemy and there is no permanent friend. Oh, ayan, oh, katulad niya si Ping Lacson, oh, tatakbo din siya sa bagong Pilipinas late. Ang dami rin sinasabi kay Bongbong niyan noon. Yan si Ping Lacson. Sabi pa nga ni Ping Lacson noon, hair follicle test, hair follicle test. O hindi ba silang dalawa ni Manny Pacquiao yung nagsasabi na magpa-drug test, magpa-drug test. O kita mo, ngayon, nasa kampo ni Bongbong. Bimbo Hernandez, maraming salamat sa iyo, Bimbo Hernandez, ha? Mabuhay ka, God bless you. Sana dumami pa ang mga katulad mo. Dahil dyan, pupusuan natin yan. Ikaw, pupusuan din natin. Pusuan natin lahat dyan. Oh, ayan. So, sumunod, si Pia Cayetano. Alam naman natin. Si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Peter Cayetano na gigil din sa mga Marcos. Na magkalaban kasi yan si Alan Peter Cayetano at saka si Bongbong Marcos sa pagka-vice presidente noong 2016. At matindi ang bangayan ng mga yan. So magugulat ka, bagamat kapatid ni Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, ay tumakbo pa rin siya under the bagong Pilipinas slate. Ito pa, Lito Lapid. O ano ba nagawa ni Lito Lapid sa buhay niya? Bukod sa hindi siya mamatay-matay diyan sa pelikula ni ano, teleserye ni Coco Martin, si Lito Lapid, napakagaling po niyan. Kaya po niyan hatiin ang bala. Oo, at ito po si Lito Lapid. Kaya nga po si Nancy Binay naglagay ng mga landscaping diyan sa bagong building ng Senado kasi yung kabayo ni Lito Lapid doon niya ipapastol. O, doon niya ipapastol ha. O kaya ayan, o so sino pa? O si Camille Villar, dating congresswoman sa Las Piñas, ngayon pala currently congresswoman sa Las Piñas, kapatid ni Mark Villar, anak ni Cynthia Villar. Si Cynthia Villar ayaw nang tumakbo, kaya ipinalit yung anak. O ano ba nagawa nitong anak? O kayo na nakakaalam. O yung mga ano, yung mga ano dyan ha, yung mga nakakaalam, mga taga Las Piñas. O yung mga taga Ayala Alabang. O oh, ayan, tingnan ninyo ha kung sino itong si Camille Villar. Ano ba ang nagawa niya dyan sa probinsya nyo? Kung may, ay sa probinsya, sa distrito niya, dyan sa inyong lugar, sa Las Piñas. Kung meron, ilagay nyo dyan. O oh, eto pa. O oh, ang matindi rito, ito si Tol Tolentino. Magaling ito ha, magaling ito. O kaya lang syempre, political career ang pag-uusapan. Bagamat siya ay taga PDP Laban, tatakbo siya dito. Siguro baka dahil nga sa PDP Laban, eh hanggang ngayon wala pa silang napagdidesisyonan. Kasi as early as now, kailangan ilabas mo na tatakbo ka. Kasi syempre, kailangan ngayon pa lang may name recall na. Pero yung PDP Laban, parang masyado pa silang busy siguro sa kakadepensa kay PRRD, sa dami ng mga ginagawa
naman ng administrasyon siguro sa mga Duterte, eh, busy-busy ang PDP sa pagdepensa dyan. Kaya siguro hindi pa nila napag-uusapan kung sino talaga yung kakandidato nila. O kaya itong isang kakampi nila, lumipat na. Pero okay lang yan. Para sa akin, okay lang yan. Kasi magaling to si Tolentino. Magaling to si Tolentino. Baka siguro, eh, baka dito may budget. O baka dito 50-50 gastos. O kaya dyan siya tumakbo sa slate na yan. Oh, ito pa, si Aimee Marcos. Si Aimee Marcos, nagalit-nagalit daw sa administrasyon, galit-nagalit sa kapatid. Kesyo ganito, kesyo ganyan, hindi masaya, ganire, ganire, ganire. Tapos, tatakbo rin pala doon sa ticket. Eh, dito ako talaga tawan-tawa. Kasi kung ako, anyaman-nyaman mo naman, I mean, di mo naman kailangan ng ano? Di mo naman kailangan ng partido? Sa totoo lang, kahit tumakbo ka independente, si Chis Escudero nga, walang partido yan, nananalo. Pero dahil, katulad ng lagi natin sinasabi, dahil si Aimee Marcos is still a Marcos, dahil si Aimee Marcos ay kapatid pa din ng presidente, o binubudol lang kayo niyan. Sinasabi ni Aimee na kunyari kakampi niyo yan, pero hindi. Blood is thicker than water. At ito ang patunay. O ito ang patunay na si Aimee Marcos ay isa pa ring Marcos at si Aimee Marcos ay pinaglololoko kayo. Eto, si Benhar Abalos. Tatakbo daw senador. Eh, siyempre, sabi ko nga sa inyo, noong nakaraan, lumabas na yan sa, ano, sa Black Rider, dyan sa GMA 7. Oo, tapos panay ang papogi nito. Panay ang patwitams nito. Panay ang drama nito. Oo, hindi ba? Kaya alam mo na tatakbo. Ito si Benhar Abalos, alam nyo na gagawin dito. Ito, wala nang review-review ng background. Alam mo na agad, pag lumabas ang mukha nito, X na yan. Oo, X na yan. O, yung bantag issue, yung Tevez issue, o, yung alitagtag issue. Ang daming isyong pwedeng ikabit dito. Ang daming pineresign nito ni Abalos na mga general at mga koronel. Ano na nangyari doon, Abalos? Nahanap mo ba yung adik na pulis? Benhar Abalos, question lang ha. Meron ka pa nun pa drama-drama na lilinisin mo pulis. Pinagre-resign mo yung mga full pledge na mga koronel at saka mga general. O ano na nangyari doon? Sabi mo, dahil doon, mahuhuli mo kung sino yung mga kawatan. Mga ninja cops na mga protector ng mga adik. O ano na nangyari, Abalos? May natanggal ka na ba ng mga general? May mga koronel ka na ba nahuli? Ba't ang dami pa din droga? O, Abalos ha? Huwag ka nang umasa. O huwag ka nang umasa. Yung buong ano, yung buong community ng Iskon yan, DDS, putang ina, hindi kayo boboto. Oo, ha? O, meron pa to. Paiimbestigahan daw sana si Baste. Paiimbestigahan. Pucha yan, nilabas na ng, ano, nilabas na ng pahayagan. O, inaalaman si Baste, yung araw pala na yun na di umano pinapa sinasabi na may kasalanan siya, pucha, nakalib pala. O, nakalib pala si Bastino. So, hindi mo pwede, kahit imbestigahan mo, huwag mo mukha kang kengkoy kasi nakalib pala. O, ano nangyari? O, nilaglag nito ni Abalos yung, hindi ko alam kung inquirer yun eh. O Philippine Star, basta isang dyaryo naglabas na paiimbestigan daw ni Abalos. Tapos parang kalaunan sinabi ni Alip Abalos na hindi totoo yan. Hindi totoo yan. O, so parang kanino man gagaling yung ano? Kanino man gagaling yung scoop ng dyaryo? Kung hindi sa'yo, di ba? Tapos biglang nilaglag mo yung dyaryo, sinabi mo na joke time yun, hindi totoo yun, fake news. O kasi nalaman ninyo na si Baste nakalive nung mga araw na yun. Style ni Bolok. Oy, LK, mabuhay ka, ha? God bless you, LK. O yan, dahil dyan, lalagyan natin ng puso ang iyong pakulay dahil ikaw na lang ang nagbigay ng kulay sa ating madilim na buhay.
Ayan, so eto si Erwin Tulpo. Si Erwin Tulpo na sobrang DDS. Tapos nung ginugulpi na yung mga DDS, puta kampi na siya ni Tambaluslus. Boboto nyo ba to si Erwin Tulpo? Si Erwin Tulpo, lintik to. Anong panahon ni Duterte? Talagang grabing makapagtanggol to kay Duterte. Maraming maraming salamat sa iyo, Erwin Tulpo. Ha? Naging kasama ka namin doon sa mga panahon na kami nakikipagbardagulan sa mga hinayupak na mga dilawang tae. O, pag pinagtanggol natin ng husto si PRD. Pero nung si Marcos na yung presidente, parang putya, pati si Marcos, pinagtatanggol mo na. Si Duterte na wala na sa ano sa mga sinusuportahan mo. Teka, question. Dumidikit ka lang ba sa malakas? Ayun ah, yun ang question ha, kasi alam naman natin na si Erwin Tulpo talagang ano yan, supporter ni PRRD. Pero nagtataka ako, bakit masyado kang tahimik sa lahat ng mga kahayupang ginagawa doon sa dati mong dinikitan? Tapos ngayon, nakadikit ka naman sa administrasyon. Anong ibig sabihin nito, Erwin Tulpo? Dikit ka sa malakas, ganun? Ano ka, suso? Question lang yun. Ako'y nagtatanong lamang ha. Parang magnet lang ba, sabi ni Bright Naria? Oo. Parang kung sinong malakas, kung sino nasa posisyon, putang ina, parang aso. Oo ha, so kay Erwin Tulpo, bahala na kayo, iboboto nyo. Ito si Bong Revilla. Kaibigan natin yan si Bong Revilla. Oh, eh maganda naman ang nagawa niyan sa ano, sa Senado. Oh, hindi ba no nakaraan nga pinagtatanggol natin yan kay ano, Migsubiri. Oh, so si Senator Bong Revilla, yung mga taga Cavite, marami naman nagawa sa Cavite to diyan sa Senado, marami rin naman na ipasang batas ito. Oh, pero bahala na kayo kung iboboto niyo si Bong Revilla o hindi. Pero ako kay Bong Revilla, ano yan, napakabait na tao niyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi na importante sa akin kung saan tumatakbong partido. Importante sa akin yung tao eh. Oh yan, so itong mga mukha na yan, that's 4, 8, 11, kulang pa lang isa siguro. Kung mabubuhay si Boying, baka madagdag sa dyan. Kung kakayanin niya pa mabuhay ng matagal, baka madagdag sa dyan. O kaya pwedeng i-expect natin na baka si Isko yung mapunta dyan. O kaya baka si Sandro. Ayun, ito napakagandang paliwanag ni Bright Naria ha. Walang choice si Bong Revilla dahil nag-merge yung partido nila at saka yung yung partido ni Bongbong Marcos. So, wala sang choice. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo nang isipin, tingnan kung anong partido tumatakbo, basta ang importante si Tito Soto, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Pia Cayetano, Lito Lapid, Camille Villar, Tol Tolentino, Aimee Marcos, Abalos, Erwin Tulpo, Bong Revilla. Tingnan ninyo yung i-background check nyo na sila. Ngayon pa lang pag-aralan nyo na may mga nagawa ba mabuti sa bayan itong mga to. Wala makakasagot ng mga tanong nyo kung hindi kayo. O ayan na, ngayon kung sinasabi nyo naman ni John Sayer, inidoro lahat yan. Wala tayo magagawa. Again ha, o kailangan, pag ininidoro mo yan, siguraduhin mo na yung iboboto mo, mas magagaling sa mga yan. Baka naman iboto nyo si Kiko Pangilinan, si Ma'am Aquino, si Mar Rojas na naman. Oh, yun ang gawin ninyo ha, aralin ninyo. Itong Uniteam, naglabas na sila, 11. Antayin natin yung isa. O kung si Boying Remulla ba yan? O kung sino pa mang gustong tumakbo senador, baka si ano na yan, baka si Vice Ganda tumakbo din dyan. Oo, so ayun nga.
O, so tingnan natin, basta aralin ninyo, hindi na importante ngayon kung si, ano yung partido. Ang importante yung tao, because hindi naman yung partido magiging presidente. Marami rin naman mga partido, tapos pagdating nung dulo, nagkahiwa-hiwalay din naman. So, ano lang kasi ito, mandatory lang kasi ito talaga eh. Pero, tingnan yung maigi, track record ng bawat isa. Yan, si Aimee Marcos, anong track record niyan? Oy, sa baka si Morales yung pang-dosi, hindi. Ayaw nga ni Morales eh. Ewan ko baka si Morales tuma. Oy, alam niyo ba si Franz Castro tatakbo senador? Tang ina, ang tigas ng mukha. Ang sabi ni Franz Castro, gagawa daw siya ng sarili niyang 12 slate. Ang lupit mo, Franz Castro. Ha, Franz Castro, talaga naman ha, ang tigas ng mukha mo. Pucha, ubuubuo ka ng 12 senador mo. Ano ka, presidente? Oy, pero napakaganda nun, ha? Napakaganda po, mga bossing, na si Franz Castro itatakbo sa Senado. Ilaglag po natin para hindi na natin makuha at maging irrelevant na yung hinayupak na yan. Oy, totoo yun. Totoo yun, mga bossing. Si Franz Castro. Anako, malupit. Talaga naman. O, si Franz Castro ay, ano yan, meron niyang pangarap na maging senador. At bubuo daw siya, mga bossing, bubuo daw siya, ha, ng 12 slate niya. Palakpakan. Pero ito, wait lang, i-refresh ko lang to. Mayroon lang akong ipakikita sa inyo yan. Tingnan nyo na yung mga mukha niyan. O bukas, ipi-ano natin ulit yan. Pag nag-live tayo bukas, papakita ulit natin yan yung mga mukha na yan. Hanggang sa makakuha tayo ng mga ano, makakuha tayo ng iba pang mga kandidato ng mga tatakbo. Pag-usapan natin yan. Performance will start momentarily.